Miss Asikia, welcome to my channel. Welcome to Future Family. In today's video, guys, I will be reviewing this foundation. And ito yung foundation na matagal ko nang gustong bilhin at kakabili ko ng last month. Ginamit ko na to siya, guys, but now, isushare ko sa inyo kung ano yung thoughts ko dito sa foundation na to. Kasi I heard lots of reviews. This foundation maganda daw to and very good sa face. So ngayon, I bought this Super Stay na Maybelline. Yung shade ko dito, guys, ay 120. Yan yung shade ko. And ano to siya, guys? Parang glass. Yung nagustuhan ko siya sa kanya, guys, kasi it comes from pump. Gusto ko kasi yung ginaganyan-ganyan lang. Tapos, white yung takip niya. I like it. I like white. And nakalagay dito na full coverage foundation, long lasting wear, seamless matte finish, breathable and comfortable, fade and transfer resistance, oil free, doesn't clog pores, and dermatologist tested siya, guys. Yan yung ano ko, shade 120 classic ivory. And I think 24 months to na mag-ano na nakalagay dito. And I got this, yung price niya $499.500. Yeah, for me it's not cheaper, guys, ha. Medyo may pagkamahal siya. Kasi $500 ko siya nabili. Yeah, wala siya nakalagay dito na yung ano niya, it's the NF. Made in Maybelline, New York. 30 ml lang siya, guys. 30 ml. So, yeah. Try natin. Yeah. Yan ang ano niya. Tapos, yung consistency niya, guys. As in, matte talaga. Feeling ko creamy. Hindi naman siya watery. As in, matte talaga siya, guys. Swatch natin dito sa kamay ko, ha. Matte na matte talaga siya. Yan, pag sunod siya, guys. Diba? So creamy and matte. Tingnan natin kung mag-oxidize siya, pero I think hindi siya mag-oxidize. So I already put a primer on my half of the left of the face ko, and ito sa right, wala. So, ang gagamitin kong ano, brush sa left side of my face, tapos sa right side naman ay sponge. So, lalagay natin ito muna. So, gamitin ko yung brush from Wet n Wild. Masyadong kasi mababa dito, guys, kaya nakaganyan ako. Masyadong mataas pala yung ano ko. Nakita niyo yung difference, guys. Hindi siya malagkit sa face. Tapos hindi din siya heavy. Parang wala lang na nakalagay sa mukha mo. Yan. Tutak pa naman niya. Kunti lang kasi yung nilagay ko, guys. Yan. Kasi makita dito. Tapos nakabaw naman yung mga imperfection ko dito sa mga ilong ko. Powder. From Essence to Matte. I'm gonna use the Wet n Wild. Oh my god, I forgot.
I'm gonna use my butter bronzer. Mag-bronze muna tayo bago ako magkilay. I-try natin to siya. Kuna to siya for like almost 5 hours before hindi ko lang siya na-review. Then I'm gonna use the hula for my nose contour. Simple look lang tayo din. Parang ano lang, natural look. Delete my eyebrows from e.l.f. This is yung mahirap ko. Ito yung mahirap ko kahit paglagay ng eyebrows. Kasi kailangan talaga may salamin. Kilay. And next, I'm gonna use this clay blush from Luna Organics. Ang shade dito ay Autumn. Nabili ko to siya sa online shop sa Shopee. And sinabi ko talaga na hindi talaga to siya pink. And sa likod niya, nakalagay to Fresh Homemade Cosmetics with Love. Tapos yung ingredients niya ay FDA approved. All vegan candelilla wax, VCO, grape seed oil, iron oxide, and sea butter. Yeah. So guys, smell bubblegum, strawberry, and ammonia. And ito ang gagamitin natin ngayon. Swatch muna natin. I'm gonna swatch it. Very matte, guys. Siya, very matte. Matte talaga siya. Very, very matte. Right? So, lalagyan natin sa mukha. Sa aking mukha. Then, I'm going to blend it. Drop blush lang natin. For me naman, it's easy to blend. Blendable naman siya, guys. Sa kabila. Not talaga siya. Ang Vice Ganda, bago mo sa mascara. Cherry Lip Tint. From the 245 ml. Tapos yung shade ko dito ay Sister It. Yeah, so I'm going to swatch it for you guys. Para. Yan ang ano niya pag swatch. Yung kulay niya. Nagigil ko dito na lips. I like it. I like the color. Water talaga siya. Nagkakalat kaya ginagawa ko nun. Ginaganyo ko. Ayan. Then, I'm gonna use my highlighter from Huda! It says here, guys, 18 month pagkagamit mo. And three-dimension highlighter palette, melted cream and powder, luxury blend of light reflecting pearls, buildable glow, effortless blendability. Yan ang sinasabi dyan. Palette illuminate effect, 3D texture cream and poured. Milan's Luxe, I don't know.
hindi ko na alam yung nakalagay dito. Parang Divine Truly Highlighter. Yan lang nakalagay dito, guys. It's the 18 month. The ingredients niya, cream highlighter, sea butter, ang dami, guys. Ang daming ano, ang dami niyang chocolate ingredients. Huda Beauty, dala ito na ang husband ko from US. And nagamit ko na ito siya, guys, twice. Yan siya. Ang shade niya ay Prep. Ulitin natin. Si Fiji. Yung si Fiji. Si Suchilis. Yan, you see? Si Sansibar. See, very creamy. Very pigmented. And si Tahiti. Tahiti. Grabe. Yan, guys. Tahiti. Sansibar. Tahiti, Sansibar, Seychelles, and Fiji. Very creamy, guys. It's very, very nice. And I like it. So I'm going to use Seychelles and Sansibar. I-mix ko sila. Gamit ko tong fun brush from Wet n Wild. Mix ko sila, guys. And see the right, see right, very nice. Okay, it's very, very nice foundation. Sa halagang $4.99. Sa iba na may mga, you know, they can afford to buy anything. It's very, very cheap for them. But kung ikaw ay nagtitipid at kung ikaw ay sakto lang yung money mo, it's very, very expensive na for you. But for me, expensive na sa akin kasi I'm very wise when it comes from the product. Hindi ako basta-basta bibili kahit sobra pang mahal. If I really need it, I'm gonna buy it. But if I don't really need it, I don't buy it. Kaso lang yung Huda Beauty kasi I really, really tried it kasi it's very, very nice. I heard a lot of reviews on that highlighter. Kaya, I told my husband to buy me, but, you know, even though I really, really wanna try to buy expensive or high-end makeup, I always think na I have lots of foundation for me. Ha? For me, marami na akong foundation. For me, very, very a lot na. And gusto ko muna siyang ubusin bago ako ulit bumili kasi I don't want to waste money. I need to save money more than saving makeup. Kaya, yan, it's very worth it, guys. Kung bibili kayo ito, I really like it. And it's very, very additional oxidizer. Additional oxidizer. Very, very nice on my face. And I like it. And I like it because it's very, very light. It's just sticky on my face. Kaso lang, foundation, but yeah, I like it, and for me it's thumbs up.